Tila nagkamali raw sa pag-translate ng tanong ang interpreter ni Maxine Medina sa Miss Universe pageant. Ayon sa isang pageant analyst, maaaring naapektuhan ito ang naging sagot ng ating pambato. Narito ang unang balita ni Athena Imperial. In the last 10 years of being here in the world, is that I saw all the people bringing in one event like this in Miss Universe. And it's something big to us that we are one. As one nation, we are all together. Thank you. Maraming salamat po. May Miss Universe hangover pa rin ng maraming Pinoy. At bawat isa, may version na pwede raw sanang naisagot ni Miss Philippines Maxine Medina. Ibigyan ka ng puwan sa lipunan bilang isang LGBT, yung acceptance ng mga tao. Yung traveling. Kasi nung araw, nung panahon ko, kasi nung panahon namin, ang hirap rin mag-travel. Ang mahal-mahal ng fare. Pero batid ng fans na mahirap talagang sumalang sa Miss U Q&A, lalo't napakaraming nakatutok sa'yo. Para sa isang pageant analyst, napakalaki ng factor sa magiging tsansa ng kandidata ang isasagot niya rito. Sa top 13 casual interview, suwak daw ang sagot ni Maxine kaya umabante siya sa top 9. Binibigyan mo rin ng dahilan ang mga judges para husgahan kang mabuti kung kaya mong sumagot ng mas mahirap pang katanungan. Sa second Q&A, may napuna si Tino sa pagka-translate sa tanong kay Maxine. What is the most significant change you've seen in the world in the last 10 years? Ano ang pinakamakabuluhang naganap na pangyayaring nakita mo sa mundo sa loob ng 10 taon? Ang Tagalog ng significant change is makabuluhang pagbabago. Subalit ang naging translation ng interpreter is makabuluhang pangyayari. Kung nasabi pa rin niya ng tama yung salitang pagbabago, then mas maiisip palagi ko ni Maxine na dugtungan yung kanyang kasagutan. Dapat confidently accurate din yung interpreter. Sa isang Instagram post, sinabi ni Maxine na naniwala siya sa kanyang sarili at naniniwala sa kanyang kapasidad, kaya raw niya napagtagumpayan ang mga hamon. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Para sa unang balita, Athena Imperial reporting.